at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksi at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkabasa sa kanyang mga salita. My dear brothers and sisters, sa oras na ito ay ating purihin, palakpakan ang kapitang pangalan ng ating Yahweh. Ulitin ko po, my dear brothers and sisters, sino po dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Ulitin ko ang binasa natin, makinig po kayo ng mabuti. Ang sabi dito sa verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at hindi nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. So ito ang nais kong ibahagi sa inyo, be doers of the word and not hearers only. Hindi lang nagpapakinig, kundi tagagawa, tagapagsabuhay. Gusto niyo magpalain? Amen! Sabi mo sa iyong katabi, tayo ay naparito, hindi upang makinig lang. Amen po? Amen. Kundi upang isabuhay ang napapakinggan. Napapakinggan. O, tas ang kamay ng gustong pagpalain. Alamin ko kung bakit marami hindi napagpapala, nakikinig lang. Amen po. Amen. Pagdating dito, labas dito. Pero ang lahat ng narinito ngayon, naaabuti ng salita ng Diyos, napapasok dito at bababa dito, lalabas ka dyan, pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Tasang kamay ng gusto pagpalain. Ano gagawin nyo? Makinig at magsabuhay. Magsabuhay. So tayo ngayon ay tagapagsabuhay. Amen. Hindi lang tagapakinig. Amen. Kaya tawagin mo kayo katabi mo, tagapagsabuhay. Tagapagsabuhay. Hindi tagapakinig lang. Hindi tagapakinig lang. Ako'y naniniwala, wala pong imposible sa Diyos. Yeah! Naniniwala ko lahat ay magagawa ng Diyos. Yeah! Kahit mahirap para sa iyo, yeah, ay kayang gawin ng Diyos para sa atin. Yeah! Amen ba? Yeah! Ang kulang lang sa atin ay ang paggawa, pagsasabuhay. Amen. Kapag isinabuhay natin ang salita ng Diyos, naniniwala ko kahit cancer ang sakit mo, Amen. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen ba? Kaya yan ngayon ang pag-aaralan natin. Pero bago yon, huwag muna kayo uupo ha. Basahin ko uli ang mga naunang talata. Verse 19 hanggang 21. Pakinggan niyo ito. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Andyan ba kayo? Amen! Ulitin ko.
Sabi dito, matutok kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Amen. Ano sabi ng talatang 20? Sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka daw agad magagalit. Naintindihan niyo ba yun? Alamin mo, totoo lang, yan ang problema natin eh. Nadadala ka ng emotion natin. Agad tayo nagagalit. Lalo ngayon, summer. Huwag kayong magagalit, mahalang gamot. Tumataas yung pressure natin, ano? Sabi ng Bible, huwag kayo agad magagalit. Tapuin mo sa paligid ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag ka agad magagalit. Andito bang asawa nyo? Wala dito ang asawa nyo? O, yung mga naritong asawa, tapuin mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw, huwag ka agad nagagalit. Amen po. Uso yan eh. Lalo ngayon, maniwala kayo. Okay, patuloy natin, ano? Kaya kaligdanan ninyo ang maruruming gawa at alisin na ang masamang asal. Amen. Narinig niyo ba yun? Amen. Kaya kaligdanan ninyo ang iyong maruruming gawa at alisin na ang masasamang asal. Oh, tingin ulit sa katabi eh. Kaya na naman. Sabihin mo ni sa kanya, asal mo. Asal mo. Paguhin mo. Paguhin mo. Hindi nakakatuwa yan. Ah, sabi dito eh, be doers of the word and not hearers only. Amen ba? Amen. Be doers, sabi dito. Paguhin mo, asal mo. Kaya po, my dear brothers and sisters, yung ating mga maruruming gawa, sabi dito, alisin na. Yung masamang asal, alisin na. At buong pagpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Buong pagpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa iyo. Hindi yung galit. Hindi yung sama ng loob. Kaya pag mayroon kayong gusto at hindi gusto, huwag ka agad mag-react. Amen ba? Amen. Tingnan yung mukha ng katabi nyo. Gwapo. Gusto pa ng Diyos pagandahin kayo. Gusto pa ng Diyos pagapuhin kayo. Kaya tanggalin yung galit sa pusong yan. Amen po? Amen. Tagapagsabuhay tayo ngayon, hindi nakapakinig lang. Kaya kapag ka medyo tayo ay magagalitin, iwasan nyo yan. Lalo ngayon, sabi ko sa inyo kanina, masyadong mainit ang panahon. Huwag kayong magpapadala sa inyong mga emosyon. Hindi ka maililigtas niyan. Pero ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, kapag ito ay ating isinabuhay, hindi ka lang ililigtas, magpapalain ka pa ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Itong sabi ng Bible, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Lahat ng gagawin, sabi ng Bible, hindi lang sa financial, hindi lang sa material, kundi ang sabi ng Bible, sa lahat mong gagawin. Amen. Gusto niyo bang mangyari yun? Amen. Na lahat ng ginagawa mo, pinagpapala ng Diyos. Amen. Nag-pray-over ka, patay. Minsan mayroon ganun gifted sa patay. Hindi naman, ibig sabihin mayroon lang taga natataon na tagang hanggang doon na lang ang buhay ng taong yun. Amen. Kaya tuloy yun, nagpipray over ng ganun, hindi na tuloy umuulit. Kaya kung gusto nyong mayroong ipray over na
pakay ka agad ng pre over, hanapin niyo yung taong may gift na ganun. Baka sabihin niyo, Brad, i-pre over mo asawa ko. Huwag naman ganun, ano? So, ang sabi ng Bible, pagpapalain ka sa lahat mong gagawin. Amen. Amen. Anong ibig sabihin doon? Kapag sinabuhay natin ang salita ng Diyos, nagkatrabaho ka, pinagpapala ka. Amen. Nagdinegosyo ka, pinagpapala ka. Amen. Nagpaplano ka, pinagpapala ka. Amen. Yun ang mga taong nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Lahat ng kanyang gagawin, may biyaya ang Diyos. Okay, pagpalain kayo ni Yahweh, at tayo po ay makakaupo sa oras na ito. Balikan po natin, ano? Ang sabi dito ng Biblia, be doers of the word and not hearers only. Kasi yung taong nakikinig at hindi nagsasabuhay, ang sabi ng banal na kasulatan ganito, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ito ang sabi ng Bible, yung mga nakikinig. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So hindi ang Diyos ang ating dinadaya. Kapag tayo ay nakikinig at hindi natin isinasabuhay, hindi ang Diyos ang ating dinadaya. Ang sabi ng Bible, yung nakikinig at hindi nagsasagawa at nagsasabuhay, ang kanyang dinadaya ay ang kanyang sarili. Narinig niyo po? Kaya huwag natin dayain ang ating sarili. Ulitin ko, my dear brothers and sisters, naparito kayo para magpalain kayo ng Diyos. Naparito kayo para samahan kayo ng Diyos sa lahat ng oras. Amen ba? Naparito kayo para lahat ng ginagawa natin ay pagpalain ni Yahweh. Lalo dito sa abroad. Gusto niyo bang pagpalain kayo ng Diyos dito sa abroad? Amen. Sinong gusto pagpalain dito sa abroad? Marami na kasama na encounter dito, ano? Hindi naman kasi lahat na nag-a-abroad ay nagiging matagumpay. Amen. Liban lang doon sa mga nagkatagumpay, ano? Pero hindi lahat, sabi nga na matatanda, hindi lahat siniswerte. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi uso ang swerte. Amen. Sa mga anak ng Diyos, ang uso ay pagpapala. Amen. Kaya nga pagka mayroong nagtatagumpay, huwag mong sabihin sa kanya, swerte ka talaga. Ang kasabihin mo sa kanya, pinagpala ka talaga. Amen. Yan din ang sinabi ng anghel sa ating inang Berhen. Pinagpala ka. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kaya kapag dumating sa iyo ang favor ng God at nakita ito ng iba, ang nasabihin mo lang sa kanya, pinagpala ka talaga ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. At huwag niyo rin sasabihin na kapag kayo ay natulungan at kayo ay talagang napaboran o nagawa ng kabutihan ng isang tao, huwag niyo namang sabihin, ang bait mo naman, Brad. Hulog ka ng langit sa akin. Bakit? Isa lang ang nahulog galing sa langit. Lucifer. Sa aklat ng Isaiah chapter 14, malinaw ang sinasabi ng Bible, ang inihulog ng langit ay walang iba kundi si Lucifer. Kaya pag sinabi sa iyo, ang bait mo, hulog ka ng langit, ang sabihin mo, hindi ako hulog ng langit, ako'y biyaya ng langit sa iyo. Amen. Amen ba? Amen. Kaya doon sa mabubuti at gumagawa ng kabutihan, sabihin mo sa kanya, biyaya ka ng Diyos sa akin, sister. Biyaya ka ng Diyos sa akin, brother.
Pero pag ikaw ay iniinis, sabi mo sa kanya, hulog ka ng langit sa akin, brother. Amen ba? Amen. Huwag yung sabihin nyo, nahulog ka ng langit. So ngayon, anong inahanap ng God sa atin? Ang inahanap ngayon ng Diyos sa atin ay tayo ay maging tagapagsabuhay. Kung ano napapakinggan, gagawin natin. Kung ano ang ating napapakinggan, isasabuhay natin. Bakit? Anong pangako ng Diyos sa mga taong nagsasabuhay ng kanyang salita? Ang pangako ng bait ng Biblia ay pagpapalain kanya sa lahat mong gagawin. So ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan ay ginagawa natin ito, sinasabuhay natin ito, lahat ng gagawin mo may ganting biyaya si Yahweh Ershaddai sa atin. Amen ba? Kaya sa hapong ito, sa oras na ito, balikan natin ang ating binasa. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Sabi dito, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, tinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen ba? Amen. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, tinadaya ninyo ang inyong sarili. Ulitin ko ulit. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, tinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen ba? Amen. Sa Bible, sa English Bible, may pinabanggit doon na word na do what it says. Gawin mo kung ano ang kanyang sinasabi. Ito ang word na binanggit sa Bible. Gawin mo kung ano ang kanyang sinasabi. Sa gospel, mayroon pong mga binanggit at pinangaral ang Panginoon. Bakit binanggit dito ng Bible na be doors of the word and not hearers only? Bakit sinabi ng Bible ang word na ito? Ulitin ko po, sabi ng Bible na binasa natin kanina, dahil ang taong namumuhay sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, ang siyang magpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin o sa lahat niyang gawain. So ang pagpapala ng Diyos ay nakabase doon sa ating paggawa at pagsabuhay ng kanyang mga aral. Dito nakabase ang ating biyaya. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi naman ayan ibig sabihin na tumalong ka, pagpapalain ka. Pumalakpak ka, pagpapalain ka. Diba na uso sa atin yan? Sabi natin, talon ng lima. Pinagpala ka na. Iyong tumalon sa ang sama ng loob. Kasi hindi nagpapatawad. Sa palagay, di ba pagpapalain yun? Pumalakpak ng sampo, pagpapalain ka ng Diyos. Iyong pumalakpak ng sampo, hindi naman nagpapatawad. Sa palagay niyo ba, yung pumalakpak ng sampo ay pagpapalain ng Diyos? Tapos sasabihin pa natin, umikot ka ng isa, tiyak may biyaya ka. Yung umikot, yung katabi niya, hindi yung kasundo, hindi yung malapitan. Tuwing makikita niya, gagalaitis siya. Sa palagay niyo, pagpapalain kayo ng Diyos yun? So ano ang ibig sabihin doon? Saan nakabase ang biyaya ng Diyos? Pagsunod. Pagsunod. Sa paggawa at pagkasabuhay ng salita ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Mayroon akong ibabahagi sa inyo. Ano yung mga sinasabi ni Jesus na dapat nating gawin at isabuhay? Kayo ba ay marunong mangako? Amen. Sino sa inyo marunong mangako?
Ganun pala si Pa. O diba? Bisan nagagawa nating mangako sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Pag-aralan natin una yung mga promises po natin, yung mga pangako natin. Ang sabi ng aklat ng Mateo chapter 5, verse 33 hanggang 37. Narinig pa ninyo noong unay inilutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Sabi dito, bagkos ay tupin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon,